1, 2, 3, come on! Hello. What's up? Ang i-share ko na naman ngayon ay yung paano gumawa ng DIY alkansya challenge. Kasi naghahanap ako ng alkansya doon sa market nung punta kami. Yung malaki, 90 pesos. Tapos, yung pinakamalaki, 150. Tapos, yung mga maliliit, 50 pesos. Kaya napag-isipan ko na gumawa na lang ng mag-DIY na lang ng alkansya. Para yung pangbili sana ng alkansya, ilagay na lang dun sa alkansya natin. Kaya simulan ko na kung ano. Ito ang isang ginawa ko na alkansya. Container ng stick-o na pinag-ubusan ng paninda ko. Kaya ito ang naisipan ko. Kasi yung pinanood ko na pinanood ako na video ni Rose Jam 11 na inaalkansya niya yung mga Buena Mano para sa mga pang-tight sa simbahan, tapos yung mga pang-gift, pang-tulong. Kaya ginaya ko na rin. Kaya ito, pang-Buena Mano sa umaga. 2021, Buena Mano. Tapos, ito. Pinag-ubusan ko ng Mentos. Ayaw, no. Fresh Mint Candy. Ito ay paglalagyan ko ng benta ko ng ice. Kasi, pag magsimula ngayong mga February or March, talagang mabenta talaga ang ice. Kahit yung mga malayo ay talagang dinarayo dito sa store ko. Lalo pag gabi. Tapos, pang malaking ito. Ang pinag-anoan ko ng heater. Ginawa kong paglagyan ng load commission. Kasi ginagawa ko sa load ko, sa load commission, pag may nagpapaload ng 10, 15, basta below 50, eh, 3 pesos ang patong ko. Kaya pag may nagpaload ng 10, yung 3 pesos talagang diretso dito. Tapos, pag 50 pesos and above, yung pinapatong ko 5 pesos. Kaya, pag may nagpalad ng 50, example, yung 5 pesos diretso dito. Basta yung mga commission ko ng loan nilalagay ko dito. Para pagdating ng December, kung hindi tayo ma-attempt na magbuksan. Para pagdating ng December, may kahit wala tayong 13-monthly bonus. Kasi hindi nga tayo nagtatrabaho sa company or sa ano, sa government. Sari-sari store tayo. Kahit wala tayong 13 month pay, tsaka bonus, ito na lang ang maging ano natin. Bonus or 13 month pay. Kahit 3 pesos, 5 pesos pag dumami or pag naipon, malaki rin yun. Kaya sabay-sabay tayong simulan ng mga challenge natin. Pag may store ka or sari-sari store ka, idagdag mo na lang mag-load. Malaki rin yung 3 pesos tsaka 5 pesos.
Kasi pag ako ay nakakaubos ako ng 1,000 to 1,000 and above na load sa isang araw. Depende pag malakas ang load. Tapos, ito, mineral. Mineral. Nagalong. Talaga na itong ginawa ko. 2021 Ipon Challenge. 300 pesos a day. Every pag nag-close ako ng gabi, dapat na lalagyan ko ito ng 300 pesos. Pero pag in case na nakabenta tayo ng malaki, dagdagan ko na lang ang ilagay ko. 500 or depende sa ano sa benta natin ng isang araw. Basta 300 ang minimum na ilalagay ko dito. Hindi siya bababa. Kaya ipag-pray na lang natin na matapos itong problema natin na virus. Para matuloy or ma-success yung ipon challenge natin. Ito siya. Kaysa naman, bumili talaga tayo ng alkansya. Ito talaga ang ginawa ko. Kasi pag minsan, tigo 100 ang nilalagay ko. Pero pag hindi ako nakalagay ng isang araw at back upan ko yon, kaya 600 ang ilagay ko sa next day. Pag nagpas ako ng isang araw. Tapos, ito yung last. Pag may buo akong 10 pesos, ilagay ko dito. Diretso dito. Basta, importante, sana lang na walang pagsubok na darating sa 2021. Yung alkansya ko naman last year 2020 na 6 months ko siya nilalagyan. Kaya lang na-open ko siya noong July kasi may problemang dumating. Kaya na-open ko siya. Nagkasakit ang nanay ko at namatay naman na naman yung ipag ko. Kaya, yun, binuksan ko. Kasi yung iba, ginamit namin. Tapos yung iba, nilagay ko na sa savings ko. Kaya, yun. Ito lahat ang mga ginawa kong DIY Ipon Challenge Alkansya. Sana mag-success ang mga alkansya natin. Kayang mga kagaya kong may sari-sari store or kahit walang sari-sari store, kung may trabaho kayo, simulan na natin. Kahit pa konti-konti, pag naipon, malaki rin. Kasi nung first akong nag-ipon alkansya challenge, 100 per day ang ginawa ko. Ako ng 1 year. Kaya may naipon akong malaki. Tapos, nung next, nag 200 daily ako. Tapos, last year, 300 pa rin. Dapat sana ay 400 mag-upgrade sana. Kaya lang, hindi ako sigurado kasi nga, pandemic pa rin. Wala pa rin trabaho ang mga ibang tao. Medyo mababa pa rin ang sales natin. Kaya, stay na lang ako sa 300 per day. Di bali, pag malaki ang benta, dadagdagan naman.
Kaya sabay-sabay tayong simulan ang ipon challenge para sabay-sabay na rin tayong buksan sa December or sa January. Para everybody is happy sa darating na 2022. Kaya, good luck to me. I congratulate ko ang sarili ko pag nag-success ito. Abangan nyo. I-share ko na rin ang pagbubukas ng mga ito. Kung sakali na mag-success ito. Ipag-pray na lang natin na mag-okay na ang mundo. Hindi na naman kumalat yung sinasabi nilang variant na virus para ang mga tao ay bumalik na sa kanilang mga trabaho para may ipagbili sa atin. Kaya yun. Yun lang. At salamat kay Rose Jam 11. Kasi napanood ko yung video na talagang inaalkansya niya yung Buena Mano. Naisip ko rin, maganda rin yun. Naisip kong maganda yun. Kasi every December, may yearly na tithes ang church namin na 500. Kaya ako ang nagbibigay sa para sa amin, yung family namin. Kasi walang pera si mother at saka yung kapatid ko. Kaya ako na lang ang nagbibigay. Tapos, separate yung binibigay ko na 1,000. Nagbibigay ako ng 1,000 sa every December. Para na rin yun sa, sa God, or sa, parang tithes na rin yun. Sa blessing na natanggap natin araw-araw. Pasasalamat na rin yun. Kasi naalala ko yung may natin akong seminar na dapat lang na may percent na tithes para sa simbahan. Pero hindi naman pare-parehas ang mga natin. Kaya yun. Yun lang. Nagpapasalamat ako dun sa Buena Mano Ipon Challenge na shinare ni Rose Jam 11. At sa mga ibang pinanood ko na Alkansya Challenge. Tapos si Ma'am Yvonne, maraming Alkansya. Kaya, ito lang ang may share natin ngayon. Sana mapanood nyo tong video na to. At mag-subscribe na rin kayo. Pag nagustuhan nyo ang video na to. Para dumami tayo. Yun lang. Lubos. See you.